Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulu Sulu. This is Queen Helen Abdurrazzaq, February 2, 2022. Mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Magandang umaga din sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, mula Apari hanggang Hulo, diyan sa Batangas, nagpapabati po yung mga kapatid natin na mga Maranao. Magandang umaga po sa inyo. Nandiyan sa Bulacan, ngayon marami nang nakakita at marami nang nakawitness kung ano talaga ang holy mission na ito. We give hope, we give peace, we give love, and we give hope sa lahat ng talagang naniniwala sa misyon na ito. Marami sa inyo gustong-gustong sirain, harangin, talagang mula 2009 nang inumpisahan ko ito. Niragasa ko kasi wala na akong panahon. 2006 pa ako. Talagang inutusan para hanapin ang mahal na hari, ang apo ng Malaysia, ang apo ng Brunei. Como sa prinsipyo, mas hinangad ko na si Raja ang maghanap sa akin. Dahil alam na alam ko ang setback pagdating ng kapanahon kung saan ako ang ilagay sa alanganin. Makita ninyo, talagang obvious na obvious kung papano talagang tinatakwil ang dugo ni Queen. Biro mo minsan marinig mo. Tausog at that. In-embrace at that. Kasama sa bahay. Kasama sa misyon. Pero, pag nakita na nila ang window, ang bintana na meron na silang paraan para pumasok at magbigay ng kanilang tinatawag na advice sa mahal na hari. Hanapan namin ikaw ng mas maganda, mas bata na tausog na kadugo natin. Hindi iyan yung Kristiyano, yung Bisaya na walang dugo sa atin. Iyan ang pinakamonstrous na mga utak na naririnig ko ng harap-harapan sa aking misyon na ito. Pikit mata, kagat labi, anong sinabi ko? Sige lang, hamakin niyo pa si Helen at titingnan natin kung sino ang may dugo. Kasi kung wala naman talaga akong dugo, di patay na ako, zombie, kung baga. Pero, yun ang naging batayan nitong mga nakapasok lamang. Ginagamitan ng paraan na gusto nila. Marami ang nahulog sa bangin, marami ang nawala sa landas na ito dahil sa kakunting pera na itinulong ay kumbaga para na silang nakarenda sa amin. Biro mo minsan, marinig mo pa. Oh, nakahilata yan sa amin sa sandakan. Ni minsan hindi nga ako nakatira sa sandakan. Yan ang mga relatives na kung saan kayang humusga, kayang gumawa ng istorya. Pero sa ngayon, kami
ang binibigay namin pag-asa sa aming mga kasama. Pagmamahal. Peace. Holiness. Yan ang aking abot kamay na mabigay sa inyo dahil yan ang pinabibigay ng Diyos Ama para sa kaniyang mga anak sa mundong ibabaw sa henerasyon sa ngayon. Biro mo, anong unang ginawa namin ni Mamay para makita ng mga Huluwano, magpahanggang ngayon, ang pinakamabigat na hindi basta-basta naniniwala ang mga tausog, ang dugo ng mga lolo. Dahil nasanay sila na ang hari na kayapak kasama ng machine gun, kasama ng barong, ng kris, punong-puno ng bodyguard. Yun ang kanilang paniniwala sa isang sultan. Kaya nga, sinabihan ko ang Raja, taliwas. It is against our mission that you will be bringing a lot of bodyguards proving that you are the Sultan. Be one of the people. Makiisa ka sa mga tao para malaman mo kung paano mo sila bibigyan, abutin, mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng pagmamahal, mabibigyan ng tunay na kapayapaan. Kaya nga, hinubog namin ang misyon na ito. Binuo namin dito sa aming pinaka-objektiba, freedom of choice, freedom of speech, freedom of religion. Pero, no one is above the law. Ito ang pagbaybay namin ni Raja sa iba't ibang sulok ng sultanato, ng federasyon, ng monarkiya dito sa Imperial Lupasog. Freedom of choice. Kailangan meron tayong tinatawag na freedom to live, freedom to health, freedom to choose kung ano yung gusto natin. Ginusto natin ang freedom to choose na hindi magpabakuna. Sinasalungat ng lahat dahil yan ang kautusan ng gobernador, ng local government unit, ng kapulisan, lalo na ang inatasan para pwersahin ang sangkatauhan. Freedom to decide for your life. Freedom of information. Informed consent. Alam niyo ba kung ano ang bakuna? Alam ninyo na yan ay sinabi lang ng mga deputized, yung mga tinatawag natin new hired health workers. They are not nurses. They are not technician or health related. Basta lang kinuha ng gobyerno para magturok. Anong sinasabi lang? Dahil inutos at wala kayong magawa. Dahil para sa kaligtasan ninyo. Pero kung ikaw may sakit sa puso, may sakit sa baga, buntis, karapat-dapat ka bang bigyan ng bakuna? Ito ang nakaligtaan ng order na minalas nitong mga ginawang diktador. Kasi ang nasa isip nila, nakakahawa tayo na hindi tayo bakunado. E bakit mas maraming namamatay sa simenteryo na bakunado? Tinatago po ninyo iyan. Tinatago po ninyo. To become sick, mayroong tinatawag tayong predisposing factor. Ano iyon?
Eh, alam naman natin na may asma. Alam natin na meron ng problema. Bakit ninyo binakunahan? Buntis! Paano yan ngayon? Patay ang sanggol sa sinapupunan. These are predisposing factor na dapat titingnan inyo. Ngayon, nagkaroon pa ng precipitating factor nang dahil sa pagturok ninyo na matay ang bata. Ngayon, merong ikakasal. Hindi na magkaroon ng pamilya dahil hindi na magkaroon ng buhay ang kaniyang magbibigay ng buhay. Nakikita niyo ba yan lahat? Naa-account niyo ba lahat yan? Tinatago ninyo itong mga result, itong epekto nitong bakuna. Because this is depopulation control. Kailangan nilang kontrolin ang populasyon ng mundo. And it is already confirmed na lahat ng bakuna na binigay sa atin ay level 3 or number, vial number 3 na talagang for the population control. Isang bagay lang ang pwede kong sabihin sa iyo. Isang very close friend tumawag sa akin. Queen, Queen, marami order funeraria. Kailangan board pit dami-dami. Meron ka ba alam? Ayan, that means mas alam ng taga-funeraria na maraming mamamatay sa panahon na itinakda. Yan ang mga sikreto. Yan ang mga kadahilanan. Ang matatanda, pinapapatay na. Ang kailangang patayin ay nakabracket na. Freedom of choice. Freedom to live. Ang Diyos Ama lamang ang may karapatan kumuha ng buhay na kanyang nilalang. Wala tayong karapatan, mga kapatid. Kaya nga sinabihan ko ang mga kasama, kung persahin kayo, picturean niyo. Picturean ninyo yung nagturok. Kung sakasakaling nadiskaril kayo, ibigay ninyo ang patunay sa inyong mga kapatid o kung sino man para pag dumating ng hustisya na ibababa ng Korte Suprema at ng Sovereign Court at ng International Criminal Court, alam natin kung sinong hahabulin natin. Kami nagpapasalamat na yung mga nabigyan na good vaccine are still alive. You are lucky. Pero paano yung bad vaccine? Kaya nga ayaw nila itong order na ginawa ng Seven Magnum Sovereign Court. Ayaw nila na merong sumalungat sa kanilang programa. Dito nakikita, dapat nanalo na tayo, pinanalo na tayo noong 2012 at the strike of September 16, 2012, dapat nanalo tayo kasi at the strike of the 12 noon ng 2016, ng 16 of September 2013, the end of the Mapilindo. Kaso lang, masyado silang mataas. Marami ang nagbayad. Maraming pamilya didikit sa akin para kang sirbiduhan. Pero pag nakita na nila, nandoon na umumpisa ang malademonyong pananalita. Lahat ng kasiraan gagawin nila. Ang pinakahuli nito na pinasukan mismo, sinabihan ako ng lolo sa China, be careful. Meron kang kapatid-kapatid na aagawin ang iyong trono. Hindi nagkamali ang mga lolo sa China. Bumulaga sa harap ko mismo ang pinakita ng lolo sa China kung sino ang hahangad ng trono.
Bihin mo sa huling paraan. Nakita nila yung pinto at bintana kung paano agawin ang korona, ang septro, ang trono at ang birthright sa pamamagitan ng pagsulong at pagsuporta sa kapatid ni mahal na hari. Yun ang itim at ang liwanag na daan. Ngayong February 2, Happy Fiesta po sa mga taga-Tacurong for Our Lady of the Candle. Ngayon, tayong mga kapatid na nasa Kristiyano, light the candle for the peace and order of the entire globe. Lahat tayo may misyon sa mundong ibabaw. Maliit ka malaki, tinitingala iyan, tinitingnan iyan ng mahal na Ama. Kaya kayo, anong ibibigay ninyo sa kapwa ninyo? Na bandang huli kilalanin kayo. Alam ninyo, ang ligasiya, ang pagbigay, ang pag-abot ng kamay, huwag na natin minsan bilangin. Kahit masakit man, at tayo pa ang masama sa pagtulong, isipin nyo na lang palagi, nakamasid ang Diyos Ama. Our reward is not from this life. It is from the eternal life na nagaantay sa holy paradise. Kaya nga itong lupang pangako ang siyang muli magbibigay ng pinto para sa inyong lahat. Inaabot namin ni King Mamay ang aming mga kamay. Kahit kami nahihirapan, kahit sobrang pag-alipusta sa sobrang paghamak, hindi kami tumitigil para maprotektahan namin kayo. Kahit paulit-ulit kayong tikitan ng mga walang konsyensyang pulis, tandaan ninyo, wala na silang pera pang pasweldo. Gumagawa na lang sila ng paraan to sustain their operation. Mismo ang Korte Suprema, wala nang tao nagre-report. Mismo ang mga Senado, Kongreso, wala nang nagre-report. Sabi COVID, it's not true. Ang katotohanan, wala na rin silang mga sweldo. Iyan ang masakit sa kanila. Ayaw pa rin nilang tumigil. Ayaw pa rin nilang kilalanin ang taong susuporta sa kanila. Nandudoon pa rin sila sa claimants. The more claimants na ihalalantad nila, the more hindi lalabas ang totoong tagapagmana. Kami nag-aantay. Sila nagpuporsiging kumuha at nakukulong. Marami sa atin, mas grabe ang claimant kaysa sa hinahanap. Kaya nga minsan, tuwing ako'y nagdarasal, isa lang ang hiling ko, na sana bawat umaga, maramdaman ninyo ang kamay ng Diyos Ama na gumagabay bawat isa sa inyo, na ang tinig na ito ang siyang pupukaw sa espiritong matagal nang natutulog dahil sa sobrang takot sa COVID na ito. Lumaban kayo sa karapatan pang tao. Iyan ang dahilan kung bakit ibinuhay ko muli ang Sovereign Court ng Royal Imperial Lupasu, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo.
It is the federation of all the court of the entire globe. It is the federation of monarchy. It is a new generation of the court that is rooted in the court of heaven. Nagkamali kayo. Si Queen is an heir apparent, direct from God, from Allah. You haven't seen a woman that could fight without any qualms para lang ma-save kayo. Kung ayaw ninyong tulungan, pues okay lang naman sa amin. Huwag na lang kayong magsidakdak, mag-antay kayo. Dahil magbabago at magbabago ang hugis ng buong mundo. COVID will end. COVID will be stopped. And restriction will be lifted because there is no more authority governing them. Maraming salamat. Mabuhay. Masalamat.